Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Konti na lang guys, magsi 7,300 subscribers na tayo. To be exact, 7,296 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, and then paki-share na rin po ito ha. Paki-share na rin po ito so that we can be able to reach 100,000 subscribers milestone. 100,000 subscribers milestone, guys. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, ayan. So ang pag-usapan po natin today ay yung kay dating house speaker, no? Dating House Speaker Pantaleon Alvarez, no. Ano yun lang po natin, backtrack lang po tayo. Si Pantaleon Alvarez po ay dating speaker po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Dati po siyang ano, no. Dati po siyang speaker ni ng House of Representatives ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? From 2020 to 2022. Okay? Kasi, ay, sorry, 2022 to 2024. Yan. Kasi po, ano eh, no? Naging pangulo si, tama, no? 2022 to 2020. Ay, sorry nga pala. Sorry, 2016 to 2022. Ah, 2016 to 2018. Ayan. Diyan po naging speaker si Pantaleon Alvarez. Okay? Okay. Tapos ngayon, nagsalita po si Pantaleon Alvarez sa isang rally diyan sa Davao del Norte na walang single shot. Iano natin, patalsikin na natin si withdraw the support kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ang kanyang pagkasabi. Kumbaga, no? Okay? So 'yun, no? Pero kinontra siya ni Comigin, no? Hurdin Jesus Romualdo. Si Romualdo po, natatandaan natin, malapit din po ito kay dating speaker Pantaleon Alvarez. Eh, no? Kaya lang, syempre, ganyan po talaga ang politika dito sa ating bansang mahal, no? Ang Pilipinas. No? So, sabi po niya, no? This is an excuse only. No? It's a mere excuse. Or in Filipino, nagpapalusot lang. Nagpapalusot lang si dating speaker Pantaleon Alvarez. No? Okay, now, yung pag-call kasi niya, no, alam niyo ba guys na ano pala to, reservist pala to, and colonel pala ito si Pantaleon Alvarez, eh, no? Okay, yun, no? So, parang sabi nga ni Romualdo, palusot lang ito, no? To excuse evade prosecution. Now, when I heard the speech, parang ano talaga, no? It's either libelous or parang ano, no? Parang, hindi ko alam kasi I'm not a lawyer naman, pero parang there is something crime committed, eh, no? Yung sabi nga ni Romualdo, huwag tayo magpalusot, no? So, alam mo naman ang free speech is not absolute. Okay? Siyempre, ikaw ba naman, no? Sabihan ka ng, nari, magnanakaw ka, ganyan, without, ano, tapos sasabihin mo, free speech, hindi tama yun, no? Hindi rin tama yun. Okay? So, para sa kay Romualdo, this particular statement is seditious statement in a pre-rally in Tagum City, no? Yun din ang, yun din ang pagkasabi ni Secretary Boying Remulla. Kumbaga, no, wag tayong magpalusot, no? So sabi naman natin, 'di ba? Romualdo asked the Department of Justice to look into Alvarez's remarks during the rally. Yari ka ngayon, no? Dating speaker Pantaleon Alvarez, talaga namang kinukuyog ka na ng iyong mga dating kasamahan. At si Boying Remulla, eh dati mo rin kasama 'yan sa Kongreso, yari ka, DOJ secretary na yan. No? Ngayon, ito si Maharlika, di ba? Sabi ni Maharlika, matetegi na daw si Boying Remulla, no? Eh, hindi siya pinansin. Hindi naman kasi totoo pala. No? Ano yun? Di ba? May sakit yung tao dahil na-bypass yan. Eh. Pero tignan mo, nagtatrabaho pa rin, di ba? Okay, yun. No? So,
Yun. So also no, yung si Boying Remulla, dati kasamahan, ngayon ay DOJ secretary, ay talaga daw dapat as a congressman, dapat mag-ano ng highest standard of ethics, morality, and nationalism, and avoid remarks on becoming of a member of a House of Representatives. Hindi tayo magtataka later on, this particular congressman, no, from Davao del Norte will be expelled from the House of Representatives, no? Hindi tayo magtataka diyan kung iyan ang gagawin sa kanya ng kanyang mga dating kasamahan. Okay? Now, confident naman ito si Romualdo, no, ng Camiguin na talaga namang mag-aano yan, no? Talagang i-evaluate yan ng Department of Justice na pinangungunahan ni Secretary Boying Remulla na dating congressman din, no? Dating naging deputy speaker din yan, no? So, na merong ebidensya, no? There is an ample evidence, including yung remarks niya, no? In fact, there is now an admission from the former speaker, there is a defense accused palusot. Yeah. Palusot na lang ito. Oh, palusot na lang ito coming from the dating speaker, Pantaleon Alvarez, ayon kay Romualdo. Oh, yan. Eh, si ano po, no? Ayan. Eh, no. Ito, sabi ni Romualdo, isa pa, no, dapat daw magkaroon ng show cause order na, no, to Alvarez, no. So, anong ibig sabihin show cause order? Dapat ipaliwanag ni Pantaleon Alvarez bakit niya sinabi ito, show cause order, no, or else kakasuhan na siya, no. Now, ito pala si ano, Romualdo, mataas na rin ang posisyon sa Kongreso, no. Siya ay chairperson pala ng defense, no, defense committee of the Commission on Appointments. Ibig sabihin, bago po ma-appoint yung mga general, defense officers yan, okay? Bago ma-promote yung from colonel to full colonel, etc. Parang gano'n, no? Ay talaga namang sinasala ito pala ni Congressman Romualdo. Ba, mataas din pala ito, no? Now, since ano siya, he lauded the military for respecting and following the chain of command and ignoring former speaker's call, no? Eh, ano naman, sa isang banda, bakit mo makikinig ang mga military dito kay dating speaker? Unang-una, hindi na siya speaker. Ordinary congressman na siya. Okay? Well, eh, di ko nga alam kung meron siyang committee chairmanship eh, di ba? Tapos ngayon, eh, yung boss niya ngayon, si Duterte, na nagka-gitgitan din sila niyan eh. Nagkaanuhan din sila eh. Dahil yung anak niya, ay talagang minano naman siya, no? Tinadyakan siya eh, no? I mean, inalis siya sa pwesto bilang congressman. Ang pinalitian ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero tingnan mo ngayon, si Gloria Macapagal Arroyo ay nandyan pa rin. Magaling, di ba? Kung ako sa ano, manahimik na lang, no? Eh, suportahan na lang. Hindi makikinig sa'yo ang military. Dahil ano naman eh, wala na eh. Yung boss mo naman ngayon, si Pangulong Duterte, ay wala na sa pwesto, wala na sa power, at unti-unti na rin nawawala. No? Pero, it's a different story when Vice President Sara Duterte will become a president later on. Okay? Sige, that's it for today. Thank you so much, guys. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.